Today, we're going to spend an overnight sa isang abandonadong office dito sa Davao, ang abandon ng Casa Venture Building. Sabi mo yung bigat. Okay, ask mo daw, what cheer. Cost? Alam, baso. Gage, cheer go. Gage, pre. Mahigit 5 taong lumipas na ang building na ito ay naabandonado na at isa ito sa mga pinakaunang building na itinayo sa lugar na ito. Na ang tawag nila dito ay isang opisina o kilala sa tawag na Acacia Venture Building. Ang building na ito ay madatong palapag at bawat gilid daw dito ay nakabalot ng halos salamin yung disenyo. Ngunit kung titingnan natin ito ay halos lahat ng konsepto nito ay wasak na. And the most creepy part is meron na isang bata nagpaparamdam sa bawat sulok ng building na ito. Kaya we're going to explore and investigate this abandoned building na matatagpuan sa lugar ng Davao City. Unang pasok ko pa lang sa lugar, ang dami ko na nakikita ang mga iba't ibang nakasulat sa bawat pader ng building. Nakagaya sa nakita kong dalawang CR na to na halos itsura pa lang ay kinain talaga ng misteryo. Kung titingnan natin ito, so meron siyang lababo dito. Tapos meron din siyang sariling CR na konekta yung lababo. Aside of that, meron din tayong nakita ang isang patay na pusa sa loob ng CR na ito. So guys, meron tayong nakita nitong isang pusang patay. And I think parang bago pa siguro ito. At meron din tayong nadiskubre na mga bagay na old model yung disenyo. So guys, meron tayong nakita dito na abandoned na parte pa rin ng TV na sobrang tagal na to. Kasi I know this TV guys, meron to siyang parang likod yung mga old model na mga TV na ginagamit natin dati. Kaya after kong ma-check ang buong floor dito ay dumiretso na ako sa second floor at bago kang makarating sa taas, kailangan mo talagang magdahan-dahan sa bawat step ng hagdanan na ito. So guys, ito yung sisilbing daanan na paakyat doon mismo sa second floor. Tapos kung titingnan talaga natin dito, it's halos lahat ng konsepto nito is wasak na talaga. Tapos doble ingat ang talaga kasi pwede tayong matamaan ng mga bakal dito na habang umaakyat tayo doon sa second floor. O baka hindi natin alam yung mga parteng bibigay. The good thing, yung hagdanan, it's bakal talaga. And we don't know ilang years na to dito, kaya doble ingat talaga tayo dito sa lugar na to. At pagkarating ko sa taas, so far halos lahat ng disenyo ay magkapareho lang talaga sa baba. May dalawang CR na abandonado na at binalo talaga ng misteryo ang bawat parte ng floor na ito. The creepy part is this. Sobrang old. So makikita na talaga natin dito na sobrang luma na talaga yung bawat konsepto na nakaukit at nalagay talaga dito sa building na to. Tapos nakikita natin to, ayan. So binalo talaga siya ng mga iba't ibang uri ng mga halaman or mga ugat na halos magkapareho lang talaga dun sa baba na nakita natin kanina sa first floor. Kaya umakyat na ako sa huling parte ng building at todo ingat talaga tayo dito habang umaakyat ka tayo dito kasi di natin alam baka bibigay yung huling parte o ibang parte ng hagdanan na to. Dito ko na mararamdaman ng isang bigat at makikita din natin yung mga iba't ibang uri na kagamitan na tila may nangyaring masama talaga sa floor na ito. So may nakita tayo dito guys na isang teddy bear na ewan ko lang kung anong nangyari dito. Ayan o, pubot ng ulo ng teddy bear. So ewan ko na lang talaga kung anong nangyari talaga dito. And we will see mamaya guys around 12 midnight kung meron ba talaga nagpaparamdam sa lugar na to. Habang nag-iikot ako sa buong floor na ito, especially sa mga CR, eto yung nakita ko. Isang telang basahan na tila binalo talaga ng isang dugo kaya hindi na ako nagtagal dito at dumiretso na ako sa kabilang side at pagkarating ko doon, eto naman yung nangyari. So dito pa lang na parte na to, it's medyo mabigat na talaga siya. Unlike kanina sa second, ano yun Gog? Isang tunog na galing sa kabilang side ng CR. So unlike kanina sa first floor at second floor na medyo okay lang talaga yung dating, but dito sa third floor na to, na, which is itong huling parte ng building, na tila parang pinapaalis ka na ata kaya hindi na ako nagtagal dito at bumaba na ako para tumambay sa harap ng building na ito at mag-antay ng next 12 midnight. Time check is around 11:43. Ayan. So malapit na mag 12 midnight guys. So far nandito ako ngayon sa labas kasi inaantay ko yung kasama ko. Pagkarating agad ng mga kasama ko, dumiretso agad kami sa building para ikutin ulit at sinabay na namin paggamit ng ghost tube para dito natin malalaman kung meron ba talagang nakatira sa building na ito. Doon tayo sa CR siguro, pre. Nicole. Ano sinasabi siya, pre? Married. Si Nicole married. Janet. Si Janet. Si Nicole married. Janet married.
Di Are you alam. Married, Janet? Isang pangalan na Nicole at Janet na mismo si Nicole daw ay married na at ilang minuto lang sinagot ng app yung ino-overthink namin. Married ba si Janet? Yes. Yes. Gogi. Gogi, please. Kaya hindi na kami nagtagal dito at dumiretso na kami sa huling floor ng building na ito. So guys, so paakyat tayo ngayon sa third floor na which is ito na yung huling parte ng building na ito. At habang paakyat pa lang kami sa itaas, ito yung nangyari. Ha? Isang Jollibee baso na tinapon na hindi namin alam kung saan ito galing. Ilang baso, pre? Walang baso. Walang baso, pre. Literal. Paging bumibigat. Walang baso, pre. Yes. At minuto lang ang nakalipas, eto naman yung nangyari. Okay, siyempre. Isang footstep na galing sa bandang second floor na hagdan na hindi namin alam kung saan ito papunta. Tabi. Akala namin yun lang pero sa pagsilip namin sa CR, meron naman kaming narinig na tunog na galing sa second floor. Sige, okay natin. Uy, gogi. Tabi po. Narinig yun naman, pre? Oo, siyempre. Lakas lang. So guys, dito. Kasi kani. Oh. Uy. Yun yung sinasabi sa inyo kanina, na naririnig ako parang naglalakad. Gagi mo naglalakad, pre? Pero literal, pre, yung balahibo ko, pre. Tabi po. Sa moment na ito, sunod-sunod na talaga ang nangyayari at medyo creepy na talaga. Pero inisip lang namin na guni-guni na lang lahat kasi hindi natin alam kung ano ba talaga ang nangyari sa lugar na ito. Siguro madami pa but I don't want to revive this kind of issue and be respect what happened in the history of this place.